Magandang-magandang araw po muli sa bawat isang tagapanood ng mga linya ni Tatay Val. Narito na naman po tayo at kayo po ay inaanyayahan ko na huwag kayong bibitiw sapagkat sa bawat episode po na ating ginagawa, nakatitiyak po ako na kayo mapapagpala at makakakuha kayo ng mga aral na nagmumula sa ating Panginoong Jesucristo. Ngayon pong araw na ito ay gusto ko pong sabihin sa inyo ang mga kataga na ibinigay sa akin ng Panginoon at medyo nakakatawa, no? Kasi medyo yung salita ay parang meron talagang gustong ipahatid. Lalo na kapag kaminsan ang mga tatay, ang mga nanay ay nagagalit sa mga tamad. Sa pag-uusapan natin ang mga tamad ngayon, no? Ito ba ay naaayon sa Biblia? Meron pang sinasabi ang Panginoon patungkol sa mga tamad? Kaya ang mga linya po ni Tatay Val ngayon ay huwag kang nganga. Huwag kang gumawa lang. Gumawa ka. Okay? Maliwanag ba yun? Huwag kang nganga. Huwag kang gumawa. Gumawa ka. Gusto ko pong basahin ang sinasabi ng Banal na Kasulatan sa aklat po ng Santiago, Kabanatang 2, talatang 17 hanggang 19. Sabi po dito, gayon din naman ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay sa kanyang sarili. Oo, sasabihin ng isang tao, ikaw ay mayroong pananampalataya at ako'y mayroong mga gawa. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang hiwalay sa mga gawa. At ako sa pamamagitan ng aking mga gawa ay ipapakita ko sa iyo ang aking pananampalataya. Alam nyo, sabi ng Biblia, dito po sa ating binasa, sabi ng isa, gumawa ka at ipapakita ko ang pananampalataya sa gawa. Ano? Meron po kasi mga nagsasabi, okay na ako, basta ako, ligtas ako. Okay na ako, basta ako, okay na ang buhay ko. Pero ano nga ba ang dapat tinatayuan natin yung mga Kristiyano? Tayo ba'y dapat lang na nakanganga at hindi nagsasalita? O tayo na may ngawa lang ng ngawa, pero wala namang kwenta ang ngawa natin? Na minsan nakakalungkot, no? Marami mga Kristiyano, gusto sa ngawa, kulang sa gawa. May mga tao naman, nganga. Ano? Parang walang pakialam sa mga nangyayari sa kapaligiran. Ang ating pong binasa ngayong hapong ito ay patungkol sa sinasabi sa aklat ng Santiago na mahalagang ang ating pananampalataya ay may kalakip na gawa. Hindi po ito pwedeng tatahimik lang tayo o nganganga lang tayo o magngangangawa lang tayo na hindi naman nakikita sa buhay natin. Kaya nga may mga pagkakataong nakakalungkot na may mga hindi mananampalataya na hindi tayo pinapaniwalaan sa ating mga pananampalataya. Bakit po? Ang problema, hindi po nakikita sa ating mga gawa ang pananampalataya na sinasabi natin nakuha natin sa ating Panginoong Jesucristo. Marami ho nagsasabi na sila ay nananampalataya kay Jesus. Pero wala namang ginagawa patungkol sa pananampalatayang sinasabi nila. Yun po ang isang bagay na nakakalungkot ngayon. Ang Biblia ho ay meron ding sinasabi. Alam nyo po kung panay nganga, ngawa. Pag sinabi na kanganga ka lang, tamad. No? May mga kabataan, sobrang tamad. Na hindi malipit ang pinaghigaan. Yung kanilang pagkatapos magising, nagmamadali na. Sa halip ng damputin ay una yung kanyang kumot at itiklop at yung kanyang iayos ang kanyang kama. Kinukuha agad ang cellphone at naghahanap ng mga messages sa Facebook. Nandun ka agad sa mga message sa messenger na hindi pa nga nababasa ko ano sinasabi ng Panginoon, na hindi pa nga naliligpit ang kanyang pinaghigaan. Eh kung ano-ano na pinagagagawa sa cellphone, hindi masama ang media, ang social media. Pero ito'y dapat nagagamit sa tama. Mga kabataan, ilang pala kabataan, pati pala mga nanay at tatay na addict sa social media. Sa Facebook, sa Messenger, sa Instagram, kahit ano, masyadong nauubos ang oras natin. Mga kapatid, gusto kong sabihin sa inyo,
ng Panginoong Jesucristo ay nagpapaalala sa atin bilang tayo po ay mananampalataya. Tayo po'y tinawag ng Diyos upang ipakita ang kaniningan ng Panginoon. Upang maipakita natin sa bawat tao ang pananampalatayang tinanggap natin sa Diyos. Sinabi po ng Romans chapter 10 verse 17, ang pananampalataya ay nakukuha sa pakikinig at pakikinig ng mabuting balita. At pagkatapos po nating marinig, mahalaga po no yung ating pinanampalatayanan ay ating pong mailalagay sa pagsasagawa. Ito po ay ating maisasalarawan sa ating mga buhay. Kaya nga po, tayo po ang mga buhay na salita ng Diyos. Pag nabasa natin ang mabuting balita at pagkatapos ito po ay nailagay sa ating mga puso at ito po ay ating isinagawa sa ating buhay, ito po ay mababasa ng mga tao. Naalala ko, no, ako'y naging Kristiyano kasi ako'y mahilig sa walang kabuluhan. Ako ho'y medyo maloko no, ako'y hindi pa mananampalataya. Wala nga hong bulag-bulag sa akin at wala nga hong ngo-ngo-ngo sa akin. Ang bulag ko, pinapatulad ko. Tinatakbo ko yung bulag. Nilalagyan ko ng tansan. Niloloko ko para lang yung mga namamalimos. Tatakbuhin ko, ilalagay ko yung tansan, kakalatog. Tapos kukuhanin ang bulag. Makakapanya, tansan. Tuwang-tuwa akong ginagawa ko yun. Kahit yung mga pagaya sa mga may mga kapansanan. But nung nakakilala ako sa Panginoon, napahiya ako sa harapan ng Panginoon. At nagsisi ako sa mga kalokohang pinagagagawa ko. At nung nakatanggap ako ng pananampalataya at pinanampalatayanan ko ang ating Panginoong Jesucristo bilang ating Panginoon na tagapagligtas, na bago ang buhay ko. Ang salita ng Diyos ang siyang nagbago sa buhay ko. Mga kapatid, gusto ko pong i-encourage ang bawat isa sa atin, yung pananampalataya na tinanggap natin, hayaan natin na ito'y makita sa ating mga gawa. Huwag lang humanga. Huwag lang ho yung hindi nakikita sa buhay natin para lang tayo nakanganga. Anong natutunan mo? Nganga. Wala. Walang maibahagi. Walang masabi sa ibang tao. Nakakahiya yun, di ho ba? Tayo mga magulang, galit na galit tayo sa ating mga anak kapag ka nag-aaral tas tinatanong natin, ano na natutunan mo? At pag walang nasasabi at walang naisasagawa, galit na galit tayo. Hindi kaya po natin naiisip na parang ganun din ang Diyos sa atin? Naririnig natin ang salita ng Diyos, nakakapakinig tayo ng mga pangaral sa mga pastor, sa mga ebanghelista, sa mga lingkod ng Diyos, sa mga tagapanguna. Pero pagkatapos mo nating marinig ang salita ng Diyos at matanggap ang ating mga pananampalataya, ano kaya ang ating ginagawa? Ito po ba'y may natutunan tayo? Ito po ba'y naia-apply natin sa ating mga buhay? Sa lahat po ng nanonood ngayon, ang salita po ng Diyos na ating pinanampalatayanan, ang Panginoong Jesucristo na napako sa krus ng Kalbaryo para tayo po ay iligtas at magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan at magkaroon tayo ng bagong buhay, ay ibinigay sa atin ang Panginoon ang pananampalatayang yan upang atin po ito mapanghawakan at tayo po ay makagalaw ayon sa pananampalataya na tinanggap natin. At kung tayo po ay nagsasabing mananampalataya tayo ni Jesus, dapat po nakikita si Jesus sa ating buhay. At kung sinasabi natin tayo nananampalataya sa Panginoong Jesucristo, dapat ho, gumagawa din tayo ayon sa pananampalataya natin. Hindi lamang po tayo nakanganga, amen tayo ng amen, pero pagkatapos ng amen, ano nang kasunod? Meron po ba? Kailangan po natin gumawa. Huwag din pong ngawa lang na ngawa. Marami rin ng tao ang galing sa verses ng Bible. Ang galing magmemorya, ang galing sabihin ang salita ng Diyos, pero hindi naman makita sa buhay. Yun o nakakalungkot, ang salita ng Diyos ay hindi lamang binabasa. Ang salita ng Diyos ay hindi lamang kinakabisado. Higit sa lahat, ang salita po ng Diyos na ating pinanampalatayanan, pagkatapos nating mabasa, pagkatapos ating kabisaduhin, ito po ay dapat maging buhay sa ating mga buhay at ito po ay ating maisagawa. Yun po ang mahalaga, gumawa tayo ayon sa ating pananampalataya. Huwag lang po tayo nga-nga-nga. Yung parang wala lang, kahit na may narinig, pagpasok dito, labas doon sa kabila. Huwag din po tayo nga-ngawa lang na ngawa. Na pagkatapos magbasa o marinig, sasabihin lang natin, pero hindi naman natin ginagawa.
Alam nyo ho, yan ho ang isa nakakalungkot sa ating mga kapanahunan ngayon. Hindi lang ho tayo dapat nakarinig para tayo manampalataya, at hindi lang po tayo pagkatapos marinig ay nganganga at hihinto o ngangawa at sasabihin ang salita ng Diyos. Higit sa lahat, dapat gumawa po tayo. Ang salita ng Diyos po ay nagsasabi rin sa kanyang salita. At tayo po inihalintulad sa isang tao na matapos makarinig ng salita ng Diyos at ito hindi natin iginawa, hindi tayo gumawa ayon sa ating narinig. Ito po ay inihalintulad din sa isang taong humarap sa salamin at tinignan niya ang kanyang sarili sa salamin at pagkatapos nun, nakalimutan niya na ang kanyang itsura, kung ano ang itsura niya sa salamin. Mga kapatid, huwag nawa po tayong ganon. Matuto po tayong gumawa sa ating pinanampalataya ng salita ng Diyos. Matuto po tayong tumayo at makita sa ating mga gawa ang Panginoong Yesus na ating pinanampalatayanan. Hindi lamang po tayo nganganga at hindi gagawa. Hindi lamang po tayo ngangawa ng salita ng Diyos. Higit sa lahat, ito po'y maging rema sa ating mga buhay. At yung pong salita ng Diyos na magre-rema, magiging buhay sa ating buhay. Ito po ang magiging pagpapala sa mga tao na makakakita sa atin. Alam nyo, kung tayo lamang pong lahat ng mga Kristiyano ay hindi lamang nganganga at hindi gagalaw, hindi lamang nangawa at sasabihin ang salita ng Diyos, kundi tayo ay gagawa kung ano yung pinapasabi ng Panginoon sa atin. Naniniwala po ako, ang mga tao ay makikita ang kaluwalhatian ng Diyos sa ating mga buhay. Naniniwala din po ako na ang mga tao ay makikita ang kaniningan ng ating Panginoong Jesucristo. At mula doon sa mga gawa natin mula sa ating pananampalataya, makikita nila ang gawa ng ating Panginoong Jesucristo. At ito ang magiging dahilan para ang mga tao ay madala sa paanan ng Panginoon. Mga kapatid, uulitin po ko po, huwag lang po tayong umanga matapos manampalataya. Huwag rin lang din po tayong gumawa pagkatapos manampalataya. Higit sa lahat, matuto po tayong gumawa. Kung ano yung pinanampalataya na natin, kung sino yung pinanampalataya na natin ang Panginoong Jesucristo, makita sa buhay natin. At naniniwala ako, sa pamamagitan ng gawa, ang pananampalatayang may gawa ay mamumunga ng maraming pagpapala at makapagdadala ng mga kaluluwa sa paanan ng ating Panginoong Jesucristo. Tayo po'y sumandaling manalangin. Ama namin Diyos, ang makapangyarihan sa lahat, nakikita mo po ang bawat isang nanood ng programang ito. Maaring ang iba po sa amin ay kulang sa gawa. Maaring iba po sa amin, magaling lang umawa. Pero ang tinitignan mo, Panginoon, ay yung gawa. Sapagkat nais mo na magawa namin sa aming buhay ang mga salita mong ibinigay mo sa amin. Nais mo rin na kami gumawa kung paano ka gumawa, Panginoong Jesucristo, na aming pinanampalatayanan. Upang ang gawa mo, Panginoong Jesus, ay magliwanag sa aming mga buhay at makita ng mga tao na makakakita at nakakakilala sa amin. Panginoon, dinadalangin ko, O Diyos, pagpalain mo po ang mga tao na nanonood. And Lord, in the name of Jesus Christ of Nazareth, aking pong sinasaway ang espiritu ng mga katamaran, espiritu ng mga hindi paggawa ayon sa kalooban ng Panginoon. Sa halip sa pangalan ni Jesus, idinideklara ko po ang espiritu ng paggawa ayon sa iyong mga salita, ang paggawa na nais mo na aming gawin ayon sa iyong kalooban, at makita ka, Panginoong Jesus, na aming pinananampalatayanan sa aming mga buhay. Magliwanag ka at ito'y makita ng mga tao upang sila ay maliwanagan at madala sa iyong paanan. Pagpalain mo po ang bawat isa na nanood ng programang ito sa hapang ito. I declare blessing in the name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Sa mga nanood po, ulit po, nais ko po kayong imbitahan na mag-subscribe at mag-share. Share po natin, pagsabi po natin ang programang ito, mga linya ni Tatay Val, at hayaan niyo po
po na ang bawat isa ay mapagpala sa ating pong programa. Sa susunod po ay meron po tayong pag-uusapan naman. Pag-usapan po natin ang patungkol sa panliligaw, pag-aasawa, at sa pagpapaligaw ng mga babae. Or, let me say, pag-ibig sa tamang panahon. Yung po ang pag-uusapan natin. See you on our fourth episode. God bless us all.